Okay na? So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na classroom approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. Today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa taxation of estates. Konsepto muna tayo, lahat ng nagsimula ay merong katapusan. Bahagi ng buhay ang kamatayan. At sa ating paglilisan, meron tayong maiiwan. Mga alaala, kasaysayan, at ari-arian. Banggit pa nga ng isang kasabihan, sa ating paglilisan, hindi natin madadala anuman ang ating yaman, katalinuhan o karangyaan. Yan ay ating ipapasa sa ating mga naiwan. Ang tawag na nga dun sa ari-arian na yun ay estate. Ngayon, magsimula tayo sa ating discussion sa pagbabasa ng definition ng estate at ng iba pang terminology na gagamitin natin sa ating discussion. Okay? Estate. It refers to the mass of property, rights and obligation of a person which are not extinguished by his or her death. So meaning, meron na nga ditong namayapa. Ang tawag sa kanya ay decedent. At meron din nga siyang naiwan na mga property, mass of property, katulad ng kanyang sasakyan, lupa, bahay, at kung ano-ano pa. Bahagi din ng estate yung rights, mga kolektahin, receivable niya, and obligation. Kung sakaling meron din siyang pagkakautang bago siya mamatay, bahaging lahat sila ng estate. Ngayon, itong estate na to, itong mass of property na to, ay ipapasa sa kanyang mga tagapagmana na tinatawag na heirs. Na by the way, merong separate taxation yung pagmamana. Bahagi po yun ng estate tax na hindi pag-uusapan today sapagkat ang subject natin ay income tax. Dun lamang tayo sa kinita ng estate bago ipamana. Na mamaya, mas liliwanagin pa natin. Tumuli muna tayo, konsepto pa. Yung paraan ng pagpapasa mula sa decedent na mayapa sa tagapagmana, heirs, ay merong dalawang paraan. Maaaring may tinatawag na merong last will and testament. Yung tipong si decedent, isinulat niya kung paano yung paraan ng pagmamana, paano yung paraan ng pagpapasa. At kung sakaling meron niyang last will and testament, there can be a judiciary proceedings, merong court intervention, at maaari pa din nga na mag-assign si decedent ng tinatawag na administrator, yung mga mahala sa pagpapamana. Bahalang mag-execute nung last will and testament. Kaya nga itong administrator, pwede rin tawaging executor kasi siya ang mag-e-execute nung pagpapamana. Maaari din tawaging fiduciary sapagkat when we say the word fiduciary, it is a relationship based on trust and confidence. In a sense na itong namayapa, malamang pinagkatiwalaan niya si administrator, si fiduciary or trustee. So again, marami pong term na pwedeng itawag, okay, dito sa mamamahala nung pagpapasa sa administrator. Again, dalawang klase ang paraan ng pagpapamana. Una, kung may last will and testament, lalo kung mayayaman, di ba? Pero kung sakaling mga ordinaryong tao lamang o maaaring namatay ng hindi inaasahan, walang nakasulat. Okay? Ang tawag naman doon ay not a judiciary proceeding. Okay? Iba po ang scenario noon kasi natural, okay? Susundin lamang kung ano yung nakasulat ng batas, sa batas. So maaaring walang administrator, but rather itong mga heirs na, mga tagapagmana na ang bahalang mag-distribute sa kanila, depende na rin sa kanilang napag-usapan at kung ano ang itinadhana ng batas na patungkol sa pagmamana. So again and again, okay, merong malalim na konsepto, na discussion ang patungkol sa estate, di ba? Sa transfer of property ng namayapa na hindi bahagi ng ating topic. Ang pinakang focus lang natin ay ganito, okay? Yung property ng estate, hindi naman kaagad maipapamana yan. Hindi agad maitatransfer sa heirs. Paano kung sakaling hindi pa sila magkakasundo? Paano kung sakaling komplikado pa yung nakasulat sa last will and testament? So therefore, there may be a time, di ba? It may take sometimes substantial amount of time for the administrator to transfer the estate to the heirs. Okay? Paano kung kumita yun? Okay? Paano kung kumita yung estate na yun? Maaari bang magkaroon ng tax? The answer is yes. Okay, bakit? Hindi naman kasi tinatax yung namayapa, but rather, yung kita ng estate. Kaya ang sabi ng gobyerno, okay, pwede nating kolektahan yan.
O, balikan muna natin yung binabanggit natin, yung konsepto. Ayan. So, hindi tinatax sa pag-uusapan natin today sa income tax. Again, hindi nagkakaroon ng income tax yung estate itself. Wala pong income tax yan. Okay? Maaaring magkaroon ng estate tax or iba pang tax, pero walang income tax itself yung estate. But rather, ang may income tax is yung fruits niyan. Kasi pwedeng bago ipasa, magkaroon niya ng income. Okay? Yan yung pinag-uusapan natin, yung panahon na yon. Kasi the moment na maipasa na yung property, let's say nasa heirs na, maayos na yung pagbabahagi ng naiwang property, nasa kanila na. Okay? Hindi na rin yan sakop ng ating pinag-uusapan. Sapagkat ang taxation for estate pertaining to income only refers to transaction that happens in between, the transfer. Kasi pag na-transfer na sa heirs, hindi na tinatax yung estate kasi wala na, naipasa na. Ang itatax na dun ay heirs. So again and again, hindi tinatax yung property itself, hindi tinatax yung property at income after the transfer, but rather, ang tinatax lang ay alin? Yung income in between. Okay? The process. Liwanagin pa po natin kasi yan yung pinakang dapat naunawaan sa topic na to at makakasurvive ka na. Merong tinatawag na period of administration or settlement of the state. Kasi nga, hindi ganun kadali. Okay? Hindi ganun kasimple yung pagpapasa. Ano daw siya? It is the period required by the executor or administrator to perform the ordinary duties pertaining to administration such as collection of assets and payment of debts and legacies. Okay, so by the way, when we say nga pala na divisi, yan yung tagapagmana ng real property kung sakaling merong last will and testament. Ito namang legatee, tagapagmana ng personal property kung merong last will and testament. Pero anyways, parehas naman sila heirs. So again and again, ang binabanggit dito, ang subject lang sa income tax ay yung income sa period of administration or settlement, yung pagpapasa, kasi hindi nga naman daw ganun siya kasimple. Okay, pag naunawaan mo yun, makakasurvive ka na dito. Sapagkat simple lang naman kasi ang kanyang taxation. Okay, liwanagin pa natin sa mga konseptong nandirito. Income of estate, who to tax? Dahil patay na nga yung mismong tao. Sino ngayon ang magbabayad yan? Okay, sino ang magre-remit sa BIR nung kikitain ng estate? Habang ipinapasa pa, kasi malay mo, yung estate merong taniman, namumunga, di ba? Yung puno niya, namumunga, binenta ngayon, dapat nagka-income. Okay, nung mamatay, may ganong scenario, ay hindi pala ipasa doon sa mga heirs, di ba? So, sino ngayon ang magbabayad ng mga ngayon? Okay? Ang sabi dito, under judicial administration, it must be the fiduciary or the heirs, the administrator, the executor. Kasi natural siya ang pinagkatiwalaan na mamahala noon. So kung kumita in between, okay, siya ang bahalang magbayad. Pero kung sakaling wala naman noon, and not under judicial administration, kasi maaaring walang last will and testament, therefore, ang obligado na mag-remit sa BIR nung kikitain during before the transfer, di ba? Ay yung heirs na. Kasi walang iba eh, di ba? So sila na rin lang naman talaga yung mahal niya sa buhay, sila din ang dapat na mag-asikaso dun sa taxation ng estate na yon. Okay? Ano yung taxation ruling sa kanya? Napakasimple po. Same rule as individuals. Wala na ditong bago. Kaya nga, kanina pa natin hina-highlight, okay? Alin lang yung sakop na tataksan. Ito lang po, kaya kanina pa yung pinapaulit-ulit. Sapagkat yung laman naman ito ay wala nang bago dahil lahat ng kung anong alam mo sa individual, yun din ang i-apply natin sa taxation for estates. Okay? Ang kaibahan lang nila, ang individual kasi buhay, di ba? Maaari yung magtrabaho. Samantalang ang estate, patay. Yung ari-arian na lang ang naiwan na kumikita pa. Therefore, hindi na pwedeng magtrabaho yan. So again, okay, ang estate, same as individual, only yun lamang mga self-employed individual. So parang merong negosyo. Kasi hindi na nga nakakapagtrabaho ang mga state dahil patay na. Ghost employee na ang tawag doon kung sakaling mang pumasok sila. O, joke lang po yun. Okay? So tumuli na tayo. Paano ba kwentahin ang kanyang tax? Katulad ng individual, kung ano yung definition ng gross income sa individual, ganon din sa state. So lahat ng kanyang kikitain, okay?
Moreover, meron din siyang deductions katulad ng individual na self-employed. And that can be itemized deduction or OSD. So sa yung rule, pipili siya ng first quarter kung anong gusto niya. Therefore, yun yung na magiging deductions niya. Okay? So katulad lang talaga. Kung meron mang nadagdag, eh ito yun. Yung special deduction. Okay? By the way, ano ba siya? It is the amount of income for the taxable year which is properly paid or credited during such year to any legatee, heir, or beneficiary. So meaning, di ba nga ang banggit natin, yung magiging subject sa tax is yung income na hindi pa naiipasa sa heirs. Paano kung sakali during the year, merong ilan, merong part, bahagi na naipasa? Okay? Kasi pa pwedeng ganun eh. Di ba merong last will and testament kunwari? Let's say yung unang provision, na-comply na. Therefore, ipinasa na yun. E bahagi nang naipasa yung income. Again na, yung income, hindi yung mismong property. O therefore, what will happen? Hindi na siya matatax dun sa state. But rather, okay, dun na sa heirs kasi nga naipasa. Kaya nga, again, maisama man siya dito sa gross income sapagkat during the year nakita yon, nakuha yung income na yon, isasama mo naman siya sa deduction as special deduction kasi bahagi ng income ay naipamahagi dun sa heirs during the year. So again and again, okay, parang individual lang pero dapat hindi pa naiipasa kaya inanggal din yung naibigay na the term special deduction. So then afterwards, you will get now the taxable income. At katulad ng individual, okay, meron uling option. It can be section 24A, yung ginagamitan ng graduated tax table, or yung 8% flat rate, yung 8% of gross sales or receipts and other non-operating income, di ba? In excess of 250,000. Kung naalala nyo nga yung ruling sa individual na SIM, the self-employed, ganun na ganun din. And then afterwards, what will happen? Okay? Ipapile na yung return based on the computation ng fiduciary or trustee kung sakaling ang may judicial administration or ng heirs, okay? Kung sakaling wala naman. Punto. Hanggang kailan matatapos itong kwentada na to? Itong income taxation for estate? Ang sagot, okay? Depende. Kung sakaling tapos na yung transfer, therefore, wala na ng taxation for estates. Malamang wala na rin administrator, okay? So, therefore, pala, again and again, okay? Yung income na nun, nung property, pag naipasa na, is depende lang kung sino yung tagapagmana, kung corporation ba yan, kung individual ba yan, kung ano man ang kanyang kinikita, mixed income ba yan, whatsoever. Okay, ang punto po natin, okay? Basta dito lang tayo sa in-between. Ayan. So, hanggang doon lamang po tayo sapagkat hindi naman natin pag-uusapan kung ano yung taxation talaga sa manahan yung estate taxation. Doon lang tayo sa income. Na simpleng discussion lang po ang ating ginawa. Sana meron kang natutunan. So, pwede mong i-like itong ating video discussion. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan sa taxation for estate and trust, nandito po yung aming ilan pang mga discussion maaaring yung mapanood. So, yun lamang at maraming salamat.